Thank you.
Lord,
Isso os lembro do território do Pai Vestor. Ele vai com a serva de Raul, se é no ato de Noah, no governo do Espírito. However, we would not see notice such to a woman who is small daughter and an unclean spirit. Here in the valley, he approaches and crouches at his feet. The woman who was Greek, I said, of Phoenician by birth, began to take it to expel the demon from her daughter. He told her the desires of the household satisfied themselves and they were approached. It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. These dogs replied, even the dogs under the table eat the family's leavings. Then I said to her, for such a reply, be of now. The demon had already left your daughter. When she got home, she found the child lying in bed and the demon gone. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Kapapagalo niya Jesus sa inaaliwan ng demonyo na ang anak ng babae pag-aaral na nakita po namin. Hindi na po bago sa atin yung Ibanghelyo ng binanggit. Pero muli po natin pagkilala sa pagkanya na pinapahay ng buong baba, dalawang kutuso. Una, ay ang pagiging mahuli. Kapag napag-usapan natin ang mahuli, napalagin na sa isip natin ang iyong babaeng baba na humihingi ng tulong sa buko na ibigay sa kanya ng kanyang hinihingi ng kadaruhan. Dito po, makita niyo po namin yung pagmamuli ng babaeng pag-aaral at nadala sa Jesus sa pagmamuli ng babae ito. Pagkaman sabi na ay hindi dapat ibigay ang pagkain na kalahat sa mga anak para sa iba. So nakita ko natin na hindi siya kasali kasi pag-aaral siya. Tinutuwal na anak ng Diyos. Pero hindi siya tumigil sa kanyang kahilingan na mapagaling niya Jesus ang kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Napakahalaga po ito na kung saan yung maging makulit tayo. Maging makulit tayo sa ating pagkalaan. Para minsan ang pagiging makulit ay ina-associate natin lamang sa babae. Pero makita pa natin ang talagang puso natin, lalong lalo pa yung mga bagay para sa kaayos ng aming liberal, sa kaayos ng aming pananampalataya, siguro kinakailangan natin ang pagiging makulit. Kinakailangan natin na makita natin yung inspirasyon na ipinapamahin ng Ibanghelyo natin ngayon sa araw ito. Na aming mga bagay na
focus on a deep healing. Para po sinasabihan natin yung nabibili. Para yung iba at kung saan na ipinapakita natin yung nagugulat. Pero kaya kaya natin maging makulit. Ngayon, lalang-lalang ako sa kawain na natin sumpa. Panalangin natin sa mga misa mo. Yung mga bahagi mo, patuloy natin pagkaya. Ano, kanina ako sa kasama ko yung mga panitista ng District 1. Kami ay lumalaw sa kawin kabili nung sa parokya sa Immaculate Conception. At sa Tabaya Magdalena. Sa Tabaya Magdalena ay parokya nung sa bayan ko sa kawin kabili ay doon lang ako nakakita na siya na naka-aircon ng parokya, ha? Ng parokya. Hindi siya ng petrol, hindi siya ng Shell, hindi siya ng anumang gasoline station. Siya ng parokya, naka-aircon. Sabi ko ng father, ako, hindi ka rin father. Mayroon pa isang siya. Ano isang siya? Siyar para sa mga bata. So, tatlo. May pagpaganda, pamahay, may lalaki, may pagbata. Malinis. Malinis. So, bahagi nyo sa kanyusan ng parokya. Kinakailangan siguro natin na maging mahalo sa ating parokya. Maging malinis, maging maayos. Ano po na kailangan na pwede natin ng bawat isa, ng bawat mananampalataya. Kaya po, bahagi ko na nanas natin na mabahay sa ating kumot at yung ating hili. Ay namumuli kapag ito naman ay para sa ikahayos. Sometimes sa iyo nga, tayo bumagkasos tayo ng malaking alaga sa mga bagay na kung ano-ano. Pero kumisa para sa pagkabahay ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi natin nabibigyan ng pansin. Alam nyo, kahit ako siguro ng cleanliness, yung toilet, alam nyo rin ang muna bago ako pumunta ng na Holy Land. Kung magpapasama, magpapasama ko sa Holy Land, tuloy sa mo. Dahil bago ako pumunta doon, sabi ko, bakit ko na yung kahit ng simbahan na nangingin na pera para sa sila. Samantala mo, kahit hindi lamang sa simbahan, kahit sa mga establishment, maging secular pa, o kahit sa religious na dinadala, alam mo pa kano ang papayag na siya? One dollar. Sa kanila, maliit lang kasi sa dunya lang sa atin, ang conversion ang malaki. Nag-umisyon sa limang umisyon ang ilaan ng tao. At hindi ganun maganda. Hindi ba naman ang tinuloy ng siyara? So kaya po, bahala yun ako sa makita po natin. Kinakailangan natin na kulitin natin para sa taalos ng aming pananampalataya.
pananampalataya. Sa ikatalanda ng ating parokya, manawaan ay maging paano ng ating pagtugot upang lalo natin makita yung pangyayari ng pinakayo ng mong kagapak. Kapisyan, nakapulit tayo sa maraming bagay pero sa larangan ng pananampalataya, medyo napapawaya ang mati. Pero yun, isang pananampalataya na nakikita natin na makuli dito, alin, papagaling ang kanyang anak sa demonyo na sumisira sa buhay nung kanyang mahal. Maraming tayo dapat makalayas sa masamang espiritu. Pero bilang magpapang masamang espiritu, pinagadaman niya rin yung pagkulos para yung mahulong espiritu ay tunay na gumalaw sa atin. Pangalawa, puntos. Makita ko namin dito na yung pagiging makulit sa pananampalataya para makapagaling ng kanyang anak. Ngayon, tumanong sa kababaan ng kalabuan. Isang kababaan ng kalabuan namin na kaibab na itagaling isusuri. Yung tunay na humility involves humiliation. Nakita ko natin dito, humiliation, insulto. Mas na siguro gamitin natin ang salitang insulto. Kaya nga po ako sa akin, ba? Hindi ka kasama rito, sabi ni Jesus sa babae. Ano bang sabi ni Jesus? Hindi dapat inigalan ang pagkain na nakalaan sa mga anak para ibigay lamang sa mga asa. Pwede siya ko yun. Sinong kultura ang gusto niya ang tulad sa isang aso? Pero ano ang makita ko natin? Yung kanyang pag-uumilit niya, yung pag-uumilit na hindi ko na hindi karapatan niya. Hindi ganun. Alam niyo, nandiyo tayo palagi sa kaisipan na ang kinakita mong bigay sa akin mas karapan mo ang bayan. Yung kumisan yung pinanganap dahil natin. Pero siguro, kung ano ba mo ang kumusin yung karapan na dati. Pero kung kumusin, kapag sa umami natin sa Diyos, ay wala tayo karapan na yun ay isawin natin ang ibigay ng Diyos sa atin. Yan na yung kalimutan ng ginabangin natin na huwag natin kalimutan na naging paano ng tumabigay ng mga matlaga na ngayon hindi may pilihan ng mga kapatawin rin yung mga salita sa tulong at awa ng Diyos. Kasi ngayon ay ngayon lang mga sinisipan, hindi! Kita nila ko na wala tayo sa tulong at awa ng Diyos. So, kaya kung isang matanong ko ito sa bakit, karapatan ko yan, na wala tayo ang karapatan na pagkakulong sa awa ng Diyos. Wala tayo ang dapat na ipagpalang sa Diyos. At ano po kasi, makita natin na yung pamumulit natin ngayon, pamumulit natin, sana'y nahantong po siya. Kasi ang pamumulit natin ay pag-ingin ng tulong sa Diyos. Hindi tayo naninigil sa Diyos. Kasi para kayo ang palapasin, para kayo ang hindi. At Panginoon, Lord, ginawa ko
kung marapatan ang Panginoon, ipagkaloob mo sa akin. Ibigay mo sa akin sa iyong tulong at Ama. Yun yung bago na kung saan ay napakahalaga. Kaya, sa luha, hindi yung kawalan ng loob na humahakot sa sasdulan. Lalo ko isang kaya kung isang tayo ay nag-aaway kasi bakit ba? Kasi ay sinasabi natin na inalisan mo ako ng palapagal. Inigsuso mo ako. Yung pagsulo namin sa kalahoban ng Diyos ay dapat palipayaran namin na ahantong dumulog sa paglalabang-balik, maaaring ka na si Nabi. Yung pinatawag natin ibang inisuko. At kung sakali man dumating sa buwan lang na tayo inisuko, ngayon ay makita natin na kahit ang isa ginagalit ka, dito sa atin ay parang tayo inisuko. Pero sa labang yung bahawa ng mga inisang pagpapanya ng sa Diyos ay meron pa rin tayo ng kawapaan ako. Ito yung nakita natin dito sa baba. Anong sabi ko ba? Hindi niya kailangan dala ng Diyos. Ako alam niya ng Diyos. Hindi eh, no? Hindi niya sinabi ko. Hindi niya sinabi na, tama ko eh, ano? Ayaw ko kayo sa kayo, hindi ko rin sa tayo ng sabaw. Hindi, no? Anong sabi niya? Yung mga aso ay namunulit din ng mga nalatanda sa habang ng Panginoon. Namulo, kahit sa pila ko niya rin, tingala. Mga scraps, mga tirado, crabs, kung tawagin pa ko natin, lahat. Dahil ang maraming makaranas sa iyo,
ng pag-iisulong ko. Nung hindi namin kasama ko sa pamilya. Thank you.
Blessed be God who leads us in Christ. Blessed be God who leads us in Christ. Praise you, God, the Almighty God, who sent to himself to be among us and bring us salvation. Blessed be God who leads us in Christ. Praise you, God, Almighty God, who sent Muhammad, who sent to share in our humanity and heal our infirmities. Blessed be God.